Kapag ang motor mo ay Kawasaki, asahan mo na matibay, matipid sa gasolina at maasahan sa anumang hamon ng panahon. Tulad nitong Kawasaki Bajaj CT125 ay talagang hanep. Mula noon at hanggang ngayon ay subok na pagdating sa pangmatagalang gamitan dahil sa makina nito na gawa ng Bajaj. Ang Bajaj CT125 ay isang collaboration ng Indian manufacturer at Japan most trusted brand na Kawasaki, kaya makasigurado ka sa tatag at tibay nito. Ano-ano pa ba ang taglay at pinagmamalaki ng CT125 para maging isa sa mga dominanteng pantra bike dito sa Pilipinas? At kung hanap mo ay pang-business or pampasada, mga idol, ay saktong-sakto sa iyo ito dahil sa kanyang forma na pantra. Sulit nga ba ito bilhin ngayon batay sa kanyang katangian at kakayahan? At kung magkano ang presyo nito sa cash and installment? Pasok pa ba sa budget? Alamin natin yan. Para magsagawa ng review, walkthrough, and price update regarding sa cash and installment nito, mga idol, ay nandito tayo sa isa sa mga pinagkakatiwalaang motor dealer dito sa Pilipinas, ang Motor Trade Motorcycle Corporation. At dito sa branch nila sa Santa Cruz, Zambales, ay samot-sari mga quality, durable, at syempre affordable na motorcycle ang mabibili mo dito. Depende sa pangangailangan at kagustuhan mo. Merong Yamaha, Honda, Kawasaki at Suzuki na siguradong di lang porma ang atin nito, kundi mas maaasahan mo sa pang-araw-araw na gawain. Para sa iba pang detalye, marahil bisitahin ang kanilang opisina at sila ay bukas magmula Lunes hanggang Sabado until 8 a.m. to 5 p.m. Kahit ano pang hinihintay nyo, sugod na sa pinakamalapit na branch ng Motor Trade sa inyong lugar. Kaya wag nang magpahuli, basta motor na sigurado, i-motor trade mo na yan. Yeah, boy! Welcome to Haji Moto Vlogs, and this is Kawasaki Bajaj CT125. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na mayroong 124cc engine displacement with single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. Pagdating naman sa kanyang fuel system, gumagamit ito ng carburetor na mayroong average na 61.4 km per liter sa kanyang millage, kaya not bad kung gagamitin mo itong pang-business o pampasada. Pagdating naman sa kanyang transmission, gumagamit ito ng fully manual transmission na kung saan cambio at mayroon po siyang clutch na tinatawag, kaya recommended na mag-practice mabuti bago makipaghalibwilo sa mga rider dahil maraming kamote dyan. Ang maximum power naman nito ay mayroong 9.86 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 10.5 Nm at 5,500 RPM. Ito na nga mga idol, ikutan na natin ang motor na ito. Halina't silipin natin kung ano-ano pa ba ang specs at features nito na makakatulong sa panghanap buhay mo. At unahin natin sa kanyang body design na pantra bike, mga idol, at ready na pangpasada. At ang ganda din ng kanyang sports bike look para siyang Rouser o Pulsar. Ang head design naman nito ay meron po siyang smoke lens na windshield na bagay sa motor na meron namang Bajaj na logo. Ang headlight nito ay gumagamit ng halogen bulb, samantalang ang signal lights ay gumagamit din ng ordinary bulb. At ang kagandahan dito sa position ng signal lights ay nakaseparate po na mas safe at visible sa daan. Gumagamit naman ng telescopic fork sa harapan, sa suspension, drum brake naman sa kanyang braking system, naka rim set po siya, at ang sukat ng gulong ay 2.75x17 at tube type po ang gamit nito. Dumako naman tayo sa likuran, ang taillight ay naka box type na design at ordinary bulb ang gamit. At ang kanyang signal lights ay ordinary bulb din na may separate position din, mga idol. Napaka-safe at napaka-visible sa daan, lalo na sa likuran mo. Pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran ay gumagamit ng quadruple shock absorber. At ang isang pares nito ay meron siyang dual spring coil. Ang kagandahan ng dual spring coil para sa better bounce for any road condition, mga idol. Sa kanyang preno naman sa likuran ay naka-drum brake at rim set po ang gamit niya na may 300x17 na gulong at tube type po ang gamit. At makikita naman natin sa bandang gilid ng puwetan ng motor na meron decals na 125 at minimal design na gray and blue. At sa bandang ibaba naman ito ay meron decals na Kawasaki na nagsasabing assembled in the Philippines. At para sa kaalaman nyo, ang assembled ay binuo lamang at ang made or technology ay kung saan gawa ito. Ang Kawasaki ay isang Japan technology
at binuo lamang dito sa Pilipinas. Kaya makakasigurado ka na matibay at siguradong quality. At ang kagandahan pag dito binuo sa Pilipinas, ang availability ng parts kung sakaling ito ay magkaroon ng aberya pagdating sa kanyang aftermarket. At sa kulay naman ng makina, naka-high-tech na gray po ang gamit. At medyo di lang pulido ang mga cables nito. Para siyang magulo pero okay na din. Sa makina naman ay makikita natin ang logo ng Bajaj for Trusted Engine Manufacturer. At ang kagandahan dito, ang makina ay meron siyang oil gauge transparent na kung saan mas easy visibility pag mag-change oil ka na kung marumi na o natutuyuan ka na. Present pa rin ang kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong kung humina o malobat ang baterya ng motor mo. Pagdating naman sa kanyang muffler, solid black ang ginamit dito with metal chrome muffler cover para iwas paso sa mga pilyon. Pagdating naman sa kanyang hatak, gumagamit ito ng chain drive with cover mga idol at meron po siyang engine and rear sprocket. Pagdating naman sa kanyang full set cambio ay makapal ang metal na ginamit dito, halata mong talagang pangmatagalan at meron po itong 5 gear shifter. Umakyat naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang kanyang handlebar na elevated na chrome finish po mga idol. At ang kagandahan ng elevated ay hindi ka nakayuko pag nagda-drive. Dumako naman tayo sa kanyang switches and controls mga idol. Unahin natin sa kanyang switches, sa kaliwa ay merong high and low, turn lights, horn, choke control at pass switch. Sa kanan naman ay merong electric starter at on and off ng headlight. Sa mga controls naman ay meron sa kanan na throttle control with brake lever para sa unahan. Sa kaliwa ay meron hand grip with clutch lever at foot brake naman para sa likuran. Very sporty and stylish naman ang kanyang console panel na gumagamit ng dual circle, manual speedometer and gas gauge na merong light indicators. At ang maganda dito sa Pantra bike na ito na wala sa iba ay meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Kung gagawin mo itong pang-delivery, pampasada, walang problema. Pagdating naman sa kanyang startup engine ay gumagamit po ito ng mechanical key na kung saan meron po siyang function ng on and off at lock. At sa bagong CT125 nga ay mas pinalaki ang tanke niya na merong kapasidad na 10.5 liters at solid paint job ang ginamit dito. Para naman sa eco, wet packs at yag balls nyo ay napaka solid at napaka soft ng kanyang foam at malapad na upuan ang bubungan sa inyo na may mahaba na disenyo na merong synthetic leather ang gamit. Ang grab bar naman ito ay unique ang design mga idol para sa excess baggage or kung gusto mo lagyan ng top box. Usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 1,072mm, lapad 752mm at ang taas nito ay nasa 1,072mm. Pasok sa city driving, lalo na sa mga mabibigat na traffic, kayang ipasok-pasok, isingit-singit, kahit di mo pa lagyan ng pampadulas, smooth na smooth. Ang seat height naman ito ay merong 800mm na may total na bigat na 114 kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4 in height na may 57 kilo mga idol. At makikita nyo na nakatingkayad na po ako. At pagdating sa handle naman ay no problem dahil kaya-kaya naman imaniobra, mapareverse o forward man yan. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash and installment via Motor Trade Santa Cruz Zambales Branch. Unahin natin sa cash na mayroong 58,700. Sa installment naman nito ay meron po siyang down payment na 2,200 at ang monthly installment naman nito para sa 36 months is 3,818 pesos. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer, promotion at napapanahong problema katulad sa West Philippine Sea. At ayun na nga mga idol, ang CT125, solid ang features nito lalo na sa quality ng brand ng makina nito dahil gawa ang makina nito sa Bajaj na sobrang lakas ng hatak at matatag pero matipid sa gasolina. At may mga features na solid na sa kanya mo lang makikita na wala sa ibang Pantra bike tulad ng USB charging port, dual spring coil at iba pa. Pero ang tanong ko sa iyo mga idol, dahil mas magaling ka nga sa akin at mas professional ka pa sa akin, ay sulit nga ba o hindi? At kung Kawasaki Bajaj 125 or 150 ang gamit mo ngayon, gaano ka napapaligaya ng motor na ito? I-comment mo na nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.